Mga kapel, pakinggan po natin ang naging pahayag ni Attorney Trixie Cruz Angeles tungkol po doon sa sugar importation na nireject po ni Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan lang po natin. Huwag na po natin panoorin ang video, mga kapel. Baka mag-copyright strike pa po ako. Delikado po ang ating channel niya. Na, mga kapel, kita nyo na mga yan. Hindi pa nga nakakaabot sa isang taon ang sa posisyon, may plano ng sumabotahe sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga smuggler dyan sa ano, sa Department of Agriculture, gusto pa yatang sirain ang Pangulo, mga kapel. Unang kilos pa lang, ha? Lagapak na agad, huli na agad ang mga smuggler sa Department of Agriculture. Oh, buti nga sa inyo, mga loko-loko kayo. O, basahin ko lang po ito, ha? Bago po natin pakinggan ang naging pahayag ni Attorney Trixie Cruz. Sa press briefing kanina, ayan, si Attorney Trixie po itong nagsasabi dito. Nilinaw natin ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-import ng 300,000 metric tons ng asukal. Malinaw na hindi tayo mag-aangkat mula sa ibang bansa dahil malapit na ang panahon ng anihan dito sa bansa. Maliwanag, mga kawatan dyan sa DA, malapit na ang anihan sa ating bansa. Bakit kayo nagmamadali? Gusto nyong umangkat sa ibang bansa para ano, pahirapan ninyo ang mga mamimili, maging doble ang presyo, o baka naman may plano kayong guman ito, no? Kumupit, ano, mga smuggler. Di ba, mga kapel? Oh. Ito pa. Ito ay pagbabalanse rin ng ating Pangulo sa presyo ng asukal sa merkado at pagsisiguro ng kapakanan ng ating mga magsasaka. O, tama. Ganito po yan. Pag nag-angkat tayo sa ibang bansa ng asukal, ano mangyayari? Abay, natural, magmamahal ang presyo, di ba, mga kapiel? Samantalang, kung sariling ani natin ang ating gagamitin, mura lamang po. Kasi sariling ani nga, di ba? At higit sa lahat, kikita din po yung ating mga magsasaka. Samantalang kung mag-aangkat ang kikita, syempre magsasaka ng ibang bansa at yung mga pumirma ha, na gustong mag-angkat sa ibang bansa, eh syempre, may ano yan eh, alam nyo na. Di ba, mga kapel? Bira ito, mga ito talaga. Oh, ako sa Pangulo, tanggalin ko na ito eh. Pasawa ito mga ito eh. May mga natitira pa rin palang mga kawatan dyan sa loob ng DA, di ba, mga kapel? Ito pa, iniimbestigahan na rin ang paglabas ng illegal na resolusyon na in-upload sa website ng Sugar Regulatory Administration. Ayan, sana mapadali ang investigasyon, mga kapel. At tanggalin nyo na sa pesto yan, mahal na Pangulo. Pasawa yan, masakit yan sa ulo ninyo. O, nagalit na nga si ano, di ba, mga kapel, si Madam Senator Amy Marcos, sabi niya, huwag ninyong niloloko ang ading ko. O, ayan. Niloloko nyo ang Pangulo? Buti sana kung bobo yan. Di ba? Katalinong tao niyan, di ba, mga kapel? O, ito na po yung video, mga kapel. Pakinggan lang po natin, ha? At bawal po ito panoorin dahil alam nyo na, mayayari tayo kay YouTube. Copyright strike tayo dyan, di ba? Okay, pasensya na po. Yesterday, a resolution was uploaded on the website of the Sugar Regulatory Administration, purportedly coming from the Sugar Regulatory Board. Resolution number 4 authorized the importation of 300,000 metric tons of sugar on top of what had already been imported in May of this year. This resolution is illegal. The
Chairman of the Sugar Regulatory Board is President Ferdinand Marcos Jr. As such chairman, he sets the date of any meetings or convening of the Sugar Regulatory Board and its agenda. No such meeting was authorized by the President, nor such a resolution, likewise, was not authorized. It appears that the resolution was signed for and on behalf of the President by Undersecretary Leocardio Sebastian. He was not authorized to sign such a resolution because the President did not authorize the importation. Importations are a sensitive matter, particularly with regard to agricultural importations. Sugar is one such importation which we take great care. It is a balancing act. The importation has to be carefully studied to protect both the consumer against the rising prices of basic commodities while ensuring at the same time that we do not destroy the local industry. As such, the only response to the query on whether or not an importation was to be made, the president did not assent, and it was the executive secretary who issued the order to create an importation plan. It was therefore clear that there is no authorization for the importation of these 300,000 metric tons. An investigation is ongoing to determine whether any acts that would cause the President to lose trust and confidence in his officials can be found, or if there is malice or negligence involved. In such a case, if such findings are made, then the only determination left will be how many heads are going to roll. Ayan, maliwanag na mga kapiel. Ayos, pinapaimbestigahan na po. Sana sa lalong madaling panahon, mga kapiel, malaman na kaagad kung sino-sino. Alam ko marami yan eh. Alam ko hindi lang isang tao ang pumirma dyan eh. No, mga kapiel. Sana malaman na kaagad kung sino-sino yan sila. At sana rin sibakin na kaagad ng Pangulo. Huwag niyang pairalin yung pagiging mabuting tao niya, yung kanyang pagiging maawain. Hindi na uso ngayon yan. Aabusuhin lamang siya ng mga kawatan, ng mga smuggler na nasa kanyang mismong departamento. O di ba nga siya ang chairman ng Department of Agriculture, mga kapiel, si Bongbong Marcos, di ba? Ang ating mahal na Pangulo. Sa palagay ko rin, ano, ito lang ha. Nasa isip ko lang to, mga kapiel, haka-haka ko lang to ha. Sa palagay ko lang eh. Kaya siguro nila gustong mag-import ng asukal itong mga loko-loko na ito. Siyempre, magmamahal ang presyo ng asukal. Ngayon, magre-reklamo ang taong bayan. Ngayon, sino ang sisisihin unang-una? Ang Pangulo. Bakit? Siya po ang chairman ng Department of Agriculture. Oh, kikwestiyonin siya ngayon ng taong bayan. Akala ko ba magmumura ang bilihin, mahal na Pangulo? Dahil kayo po ang mismong chairman sa nasabing ahensya o sa nasabing departamento. Pag nagmahal ang bilihin ng asukal, siya ang hahabulin, siya ang kikwestiyonin ng taong bayan. Siyempre, hindi yung mga pumirma. Ay buti na lamang nahuli ka agad. Nabisto ka agad ang galawan nito, mga loko-lokong ito. Tanggalin nyo po sa pwesto yan, mahal na Pangulo. Mabihira yung mga tao na yan. Sisirain lang kayo yan. Anay yan sa administrasyon mo, mahal na Pangulo. Sampulan nyo po para lahat ng departamento magkaroon po ng takot sa inyo at hindi kayo basta-basta paglalaruan ng mga yan. Di ba nga, nagalit na si Madam Senator Amy Marcos ang sabi, huwag ninyong niloloko ang ading ko. Diba? Palibhasa kasi, mabuting tao ang mahal na Pangulo. Malambot ang puso, maawain sa kapwa. Kaya sa inaabuso ng mga loko-loko dyan sa Department of Agriculture. O baka yung ibang departamento dyan, gumaya naman. Diba? Sana po, matanggal yung mga yan. Linisin ang gobyerno.
Di ba po? Ayos. So hanggang dito lamang po mga ka-PL. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iingat po kayo lagi. Be blessed.